Dumating na rin tayo dito sa climax natin dito guys ng paglalaro natin dito ng manok na pula. At sad to say guys, kailangan talaga matapos ang isang laro. Dito na natin kasi susubukan dito ang Super CCU3 versus sa lahat dito na manok dito sa manok na pula. At nga pala guys, huwag kalimutang bigyan ng like ang video na to at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. Siyempre yung una natin kakalabanin dito guys, siyempre obvious naman, ang manok dito na pula. Pero guys, yung ibang mga manok dito kagaya ng itim, berde, yung iba pang mga iba-iba ditong kulay guys, hindi na natin lalabanan. Kasi susubukan natin labanan dito yung mga mas mataas pa sa kanila. Ngayon, manok na pula versus kay Super CCU3. Siyempre, alam na natin dito na matatalo talaga itong manok na pula. At ayun, inibing mo na yan. Ang tagal ha, medyo matagal siya sa air eh. Aba, tumatagal ngayon itong manok na pula. Let's see kung sino na naman dito yung kakalabanin natin. Worth it naman sigurong kalabanin dito guys, ang manok na hubad. Yes! Parang ang sama ng tingin niya sa atin guys ha. Tignan niya natin kung kakalalaban yan, okay? Tignan natin, subukan natin yung chata yun. Wala talaga guys. Akala ko magsosurvive man lang na isang round. Siyempre hindi yan magsosurvive. Ito pa bang Super CCU kalabanin mo? Matig guys, ito na yung malakas ditong manok. Pero titignan natin sa video na to kung kaya niya ditong ilipit lahat dito ng mga manok. Kung patigasan din naman ang ulo, nandito na ang manok na robot. Sinabi ko nang huwag nang lumaban eh. Ang tigas ng ulo eh. Tignan nyo naman ang baba ng health niya dito. 3 million lang inalaban mo sa akin dito. Naku po, one click sa akin ito guys. Ayan, binalaan na kita manok na robot. Dapat lumipad ka na lang dito at sumanib kay Voltes 5. O nga no, paano kayo magkaroon dito ng Voltes 5? Manok na Voltes 5. Oo. Para magandang idea yan. Kung gusto nyo makita yun guys, sa tingin ko baka ako nang mag-drawing eh. But first, labanan muna natin dito ang manok ni San Pedro mula sa langit. Actually guys, sinadya niya pa ako ditong babaan dito sa lupa eh. Kasi balak niya ako dito sunduin. Ang problema, papalaga ko. Ayoko pang mapunta sa langit, San Pedro. Gusto mo mauna? Ikaw na lang dito. Grabe naman ito, nagdala ka pa ng ulap. Ayan, tumalbog. Tumalbog si San Pedro. Uy, dalawa. Dalawang shot ito guys, promise. Ayan nga, 1, 2, 3, patay ka na lang niya. Ata yung nag-disappear dito si San Pedro. Hindi ko nga alam kung nasaan siya ngayon eh. Baka pag ginalaban ko dito yung manok na lechon, biglang bumaba si San Pedro. Ito kasi guys, yung nawawala niya itong manok. Diba guys, si San Pedro may alaga manok. Ito na yun guys. Niluto ko na kaya hindi ma-recognize. Ngayon gustong lumaban pa sa akin dito. Pagkatapos kita dito, bigyan ng bagong anyo. Ganyan igaganti mo sa akin. Magkikipaglaban ka sa akin. Nakikongpo guys. Aba, tinabayan niya ako. Aba oh, hanggang sa huling sandali guys, lumaban siya. Kinararangal ko makalaban ng isang katulad mo, manok na lechon. Sana naman next time, pakagat naman. Ngayon guys, manok na pilay naman kakalabanin natin dito. Magpapabuntong hininga ka na lang guys. Kung talagang ganito yung kakalabanin natin dito at kapalaran ko na talaga ditong bugbugin siya, why not? Hindi ko atrasan yan. Pasensya ka na dito. Kapalaran mo na kasi, kaibigan, pasensya ka na. Ang tindi ng aura niya. Para mas malaki sa aura ko. Pakiramdam ko, malakas to. Upakan ko nga, guys. Upakan ka natin. Ay, sorry. Ay, sorry. Nadurog ko siya dito. Naabo ko pa. Mukhang wala ng pag-asa to, guys. Itatakbo ko sana sa pinakamalapit na ospital. Pero nung naging abo siya, sa pinakamalapit na sementeryo ko siya dadalhin. Mukhang manok na zombie dito yung kalaban natin dito guys. At nagkakandara pa na dito ang zombie apocalypse sa lugar na ito. Ayoko sanang labanan ng mga zombie kagaya nito guys. Pero may atraso sa akin ito eh. Kinagat na dito yung isang paa ng pilay. Kaya naman pala. Ayun guys, mula sa langit na kumikidlat-kidlat pa ang himpapawid. Lumabas ang manok na kidlat. Para i-check kung okay lang ako guys. Kasi kinoriente niya ako kanina. Dahil sa kinoriente mo ko, ibabalik ko lang sa'yo dito. Ayun, oh, kumoriente-koriente pa. Oh. Walang niya. Kukoriente-koriente ka pa. Wala ka rin pala ibubuka. Napulbus ka rin pala. Naku po. Dalhin nyo na to. Paliparin nyo sa hangin yung abo niya. Wala dito sa muscle ang labanan na ito, taguro. 50% na taguro. Or baka 20% lang ito eh. Ito kasi yung form ni Taguro na ginamit niya nung nakipaglaban kay Eugene at Alfred. Uy, alam na alam ko, Ghost Fighter yun eh. Ito, 50% lang ito. O baka 20% lang ito guys. Ayan, napakagat ng hairstyle mo Taguro. Pero katapusan mo na, pambihira, namuti siya. At yun nga guys, nagtawag si Taguro ng backup. Inilabas ang Super CCU 3 na level 20. Pero wala akong inaatrasan dito. Super CCU Ultra Instinct pa yan. Hindi ko yan aatrasan guys. Dito ipapakita ko na wala ang level sa kakayahan ng lakas na ito. Hindi basehan ang level sa lakas. Ito na guys, pakita ko sa inyo. Yun o, pambihira. Hindi basehan ang level sa lakas. Nakita mo yung Super CCU. At ayun guys, dinurog ko siya dito. Level 18 lang yan ha. Kalaban ko level 20. Gusto na daw ako ditong sunduin dito ng manok dito na lagim. Pero hindi ako makakapaya guys. At parang kakaiba ang mata natin dito. Inaantok kasi ako guys eh.
Pero parang nag-dark yung isang mata ko, no? Alright, guys. At ayun, hindi pa ako nakapagsalita dito. Winasak na dito ng Super CCU ito. Alright, guys. Super CCU versus ito. Ito na, guys. At ayun, walang niya. Pulbo sa atin ito. Nadurog siya. Sana nagme-melt ito, eh. Dapat yung mga kagaya nito, mga manok dito na ganito, nag-yelo. Dapat yung parang nagiging tubig sila kapag natalo, eh. Hindi dapat laging napupulbos mga ganun. Dapat iba-iba rin yung animation niya, no? Para mas maganda ditong labanan. Kanina, guys, kinalaban natin dito yung 20% na Taguro. Ito, 100% na to. Taguro versus Super CCU 3. Tingnan natin, guys. Level 18. Tingnan natin yung kunat ni Taguro. Siyempre, walang kunat-kunat sa akin pag ako sumuntok, Taguro. Baon na baon. Ayan, oh. Nabingi si Taguro. Kaya pala namuti. Kaya naman pala, mas maputi pa si Taguro sa ngipin ko. Sari manok naman tayo dito. Tingnan naman natin dito kung yung level 18 dito ni Super CCU 3 ay sapat na para pulbusin dito ang Sari Manok dito na nag-aalab. Ayan, no? Parang parehas lang dito na health dito yung si Sari Manok. Tapos yung Super CCU 3 dito na max level. Pula versus puti. Sino kaya magwawagi? Sunugin nga natin ito, guys. Ganito ang literal na panunulog. Sari Manok, manood ka. Ayan, no, guys. Oh. Hindi pa ako perfecto pero tinalo ko dito yung Sari Manok. Grabe. Ano kaya ako magkaroon dito ng manok na si Cell? Parang magandang gawin din yun. Ha? Parang gagawa ako ng mga ganyan mga manok. Ha? Baka magustuhan ni Tate Games, i-release na dito, ikunin yung design ko, no? Ito, guys, manok na marites naman dito yung upakan ko dito. Kahapon pa siya, ilang gabi na ako dito, hindi na ito tinatantanan, guys, eh. Titingin-tingin, tapos bubulong-bulong, tapos sismisan magdamag hanggang gabihin. Tapos kapag napadaan ako, kung wari, iniiba dito yung topic. Ito yun, eh! Ayan, nung pambihira ka, ganyan ginagawa ko sa iyo, mga chismosi. Sa ngayon kasi, guys, gusto kong pagbigyan naman dito yung manok na Ibo. Galit na galit ako dito, guys, eh. Ang tindi dito, matapang lang naman dito ang manok na Ibo, guys. Lalo na kapag may kasama. Pero pag mag-isa niya lang tatakbo yan, promise, iiwan niya yung gaming chair niya. Tingnan nyo, guys. Ayan na, oh. Mamaya tatakbo na yan. At ayun, tumakbo na ako. Natatay na ata, guys. Lagi na lang natatay. Sira ata siya na ito, ah. Bakit kaya, no? At dumating sa point na manok na Vulcan naman dito yung kakalabanin natin. Matatandaan natin na si Taguro to, si Vulcan. Medyo tumatabla yung 100% ni Taguro, eh. Tingnan natin, guys, kung medyo tatabla pa rin dito sa Vulcan na ito. Ayan, tingnan natin dito. At ayun, one click, walang iyan. Si Taguro nahirapan dito, pero ang Super CCU 3, win and hit lang, oh. Nag-aapoy pa dito, oh. Kinis ko yan sa noo, eh. Actually, tutukain ko sana, eh. Manok na QB naman dito na level 20. Sinasagad ko na po dito, Super CCU 3. Try natin, guys. Try lang natin dito. Ayun, oh. Parang mas bagay dito yung aura ko kaysa sa kanya, eh. Dapat nagpapalit kami dito ng aura, eh. Ayan, guys. Super CCU 3 versus ito. Bubutasan ko lang ito, guys. Puro hangit lang naman dito yung naman mo. Ayan, guys. Inupakan ko na dito at wow. Medyo nag-survive siya. I thought mawawantli kita pero okay lang yan. At least sumabog ka ngayon. Ang laki ng butas niya, oh. Butas na butas yung kalsada, eh. Ikaw palang dahilan kung bakit lubak-lubak yung kalsada dito sa amin. Pero yung ibang mga kalsada, magaganda pa, binubutasan. Sinasadya ba? Siyempre, guys, kung ginamit natin dito yung mga iba't ibang klase ng Taguro, gamitin din natin dito yung 120%. Tingnan natin, guys, kung lulusot dito yung kamao ko kapag sinuntok natin yan. Ayan, guys, galit na, nagtinginan dito yung dalawa. Hindi sila dito pwede magka eye to eye contact kasi maliit itong Super CCU 3. Huwag nyo nga ismulin ng Super CCU 3, lalo ka na Taguro, dahil ito mapapalamot Taguro. At ayun, guys, one click si Taguro. Huwag ka na dito lumaban, Taguro. Matulog ka na lang dito habang buhay. Siyempre, guys, siniskip ko na dito yung mga mahihinang manok dito. At diniretso ko na si Saitama kasi gusto ko kasi siya ditong diretsuhin. At sabihan sa kanya, sabihan ba lang sa kanya na sobrang kintad ng ulo niya dito at gusto ko ditong himasin yung ulo niya. At lalo pang pakinisin yung ulo niya. Gusto ko lang naman dito free of service. Saitama, kung mamarapatin mo, pwede ko ba ditong gawing salamin ng iyong ulo? Pwede ba? Sige na, Saitama. Ay, walang hiya. Walang hiya, guys. Nagalit. Walang hiya. I'm sorry, Saitama. Hindi ko naman sinasadyang mapuna yung ulo mo. Kapuna-puna kasi. Minsan kasi pag nakikita kita, nasisilaw ako, eh. Hindi ko na nilabanan yung lato-lato pati yung labandera dito tayo sa hari, guys. May atraso kasi sa akin to, eh. Medyo unfair kasi siya, guys. Isipin mo, tatlo sila, mag-isa ko lang. Saan ka ba man din nakita dito ng sabong na tatlo dito yung kalaban mo, tapos mag-isa mo lang. Ngayon, guys, dapat itong Super CCU, yung mukha ni Harry dito yung masuntok niya. Suntukin mo ngayon, Super CCU. Ayan, guys, at ayun, no lang ya. Ayun lang. Dumila na lang yung Harry, wala magawa, eh. Kahit hindi naman siya dito tinamaan ng suntok, hinimatay. Yun pala yun. Ngayon, the final battle, guys, Akatsuki versus Super CCU 3. Alam ko, nagawa na natin ito sa last video natin. Pero ito kasi yung pinaka-final match natin na pwede natin gamitin dito yung Super CCU 3. Wala na, eh. Akatsuki lang yan, guys.
Ito na po, ang pwede lang talagang bumantay sa lakas dito ng Super CCU 3 ay si Saitama. Pero ito nga Kachuki, pipitikin ko lang itlog niyan. Tingnan nyo kung paano ko pitikin niyan, guys. Ayan, ultrasonic wave, may nalalaman pa itong barrier. Tatablan ka pa lang din ito at walang hiya, guys. Ano nangyari sa kanya? Nag-teleport siya sa baba. Pagka-teleport niya, abo na siya. Sorry, ganun lang yun. At ito nga guys, dito na natin tatapusin ang paglalaro ulit natin dito na manok na pula. At salamat sa mga nagsumubaybay dito sa paglalaro natin ito. Medyo mahaba-haba rin yung journey natin dito. At muntik na mag-isang buwan na content natin ito, ha. Kaya syempre bago natin tapusin ang video na to ay nagpapasalamat na naman tayo sa mga subscribers natin na patuloy pa rin sumusuporta. Salamat ulit sa panonood, mga kaloko.